Agimat ni Paraon. Mga kagimat, mag-house ritual muna tayo ngayon kasi ang may-ari ng bahay ay nagkakasakit-sakit. Tingnan nyo mabuti mga kagimat kung style ng ritual at para meron kayo makuha na ng idea. Si Jason yan mga kaagimat, ang albularyo ng Butuan City. Nag-alay siya ng manok mga kaagimat sa kanyang ritual. Pamamaraan niya para gagaling yung pasyente. Ito kasi ang mga pamamaraan ng mga babaylan nung unang panahon. Team din tayo dito mga kagimat. Maraming mga kasama nating tropa. Yan si Amigo Nuts mga kagimat. Nagbo-vlog din. Ito ang pangalawang manok mga kagimat. After ng puti, ito namang pula. Tatlong uri ito ng manok mga kagimat. Para tanggalin yung malas ng bahay, tanggalin yung mga sakit-sakit, at saka magbibigay din yung swerte sa buhay. Bro? Ito na yung pangatlong manok mga kagimat. At makikita mo, pinagsabay na niya. At saka, doon inalay sa krus na mga kandila. 13 candles yan mga kagimat. At merong simbolo. Dito na part mga kagimat ay pinapasok namin yung mga elemento na nagahasik ng lagim sa bahay na yan. Pinapasok sa loob ng manok. At riritualan sila. Sisilyuhan. Itali. Para hindi makalabas. Ngayon naman mga kagimat ay gigilitan na yung manok. At hayaan na yung dugo kung saan man mapunta sa bahay. At titingnan kung anong reaksyon ng manok. After nito mga kagimat, yung dugo ng manok i-insensuhan ng kunti tapos i-cross sa sahig mga kagimat. Meron kang inuusal na orasyon dyan para masumpa na yung kasamaan ng mga elemento o mga demonyo na nagbibigay sakit at problema sa tahanan. After niyan mga kagimat, magpapausok tayo sa loob at labas ng bahay at sasambuyan din niya ng mga holy water asin mga kagimat. Tapos magpapaikot din tayo ng singing bowl mga kagimat para yung negatibo matanggal talaga totally. Tinatanggal din natin yung mga sumpa sa palad ng pasyente mga kagimat. Yung mga masamang mangyayari sa buhay nila, tinatanggal na natin para hindi yung tuluyang mangyari. Yung mga malas sa buhay na nakasulat sa palad natin ay tatanggalin yan sa pamamaraan ng pagre-ritual. Para swerte talaga yung buhay mga kagimat. Namitan yan ng mga orasyon lahat mga kaagimat para matanggal talaga yung mga line sa palad na hindi mabuti o makasama na epekto sa iyo in the future. Yung mga palad niya mga kaagimat ay
rin na inorasyonan ng pakros. At yung magandang mangyayari sa kinabukasan niya ay mangyayari nawa. Tinanggal ang negatibo, tinapon sa apoy at pinasukan ang swerte. Pagkatapos sa kabilang kamay na naman, ginamitan din ni Bro Jason ng crystal ball, mga kaagimat, para makita niya kung meron pang nagtatago na mga linya na kaguhit sa palad na nagbibigay ng malas. Dito may nakita, mga kaagimat, na kailangan baklasin. Ang babae na yan, mga kaagimat, yung pasyente natin, kapag nagkakapira siya, ang nangyari sa kanya, madali maubos, mga kaagimat. Madali lang talaga mawala yung mga pira niya. Tapos, kayod naman sila muli. Pag magkapira na, maubos lang ng hindi niya namamalayan. Kaya yan ang ginawa nating solusyon para matanggal niya yung problema niya. Nakuralan mo nito, no? Nakuralan na, no? Ang kahayag ug mamagahuban kanimo ug grasya, bulahan ikaw sa babae sa tanan, bulahan sa ambong Muslim ang natura inubator ang tega. Ang ritual na to, mga kagimat, ay napakabisa at malakas. Maraming tao nang naritualan ito ay nag-iba yung buhay nila. Ikaw, mga kagimat, gusto mo din bang umasenso at matanggal na yung malas at problema sa buhay mo? Ang lahat ng malas ay tinapon sa apoy. Sana? Bro, okay rin ito. Manangit sa darito. Manangit sa ginawa. Dito na part, mga kaagimat, ay nagdasal na si Bro Jason. Panalangin sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nagabayan kami at ang taong nanahanan sa bahay na yan. At naghingi din kami ng tulong sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Naaalis na yung mga masamang espiritu, mga maligno, sakit at problema sa bahay na yan. Last part na to sa ritual sa kanyang palad, mga kagimat. Pagkatapos na ito, okay na lahat. Pinatuluan ng kandila, mga kagimat, ang lahat ng mga nakita kanina na tinanggal ng mga lines sa palad niya na malas, pinatuluan ng kandila. Sundog na ko. Sundog na ko. Yung mata niyo ay bayo sa langitan. Sundog na ko. Amahan ko, pinagis mong gahom. Dagang salamat sa pagsumpa. Sa akong palad. Sa akong palad. Sa akong malas. Sa dagang salamat. Sa inyong pagpuli. Sa inyong pagpuli. Sa kahayag. Sa kahayag. Dirikan ako. Dirikan ako. Salamat sa inyo. Ang oras na. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Diyos. Dito na part, mga kaagimat, ay kumuha si Bro Jason ng itlog. Tapos kailangan inumin niya ng pasyente ng buo talaga na hindi niya pwede isuka. Hilaw yan, mga kaagimat, hindi pa yan naluto na itlog ng manok. Tapos pag kailangan niya yan lunukin lahat. Iyon, tunla dito. Sa tunla dito. Ay gagawa na tunla. Sige, tunla. Tunla, ayaw isuka. Sige, snowball rin doon yung guwan, mama. Sige, ayaw isuka, ayaw isuka. Sayang kayo. Ano yung trapo mong trapo yung baba ni mo? So, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow us on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.